A chair is still a chair, even though nobody's sitting there. But a house is not a home when no one's living there. Hey! Welcome back again to my channel, Grace and Stones. Yan ang linya ng isang kanta ni Luther Vandross. Ano kaya ang kahalagahan ng linyang ito sa amin mga OFW? Yan ang ating content ngayon sa ating vlog. Ano kaya ang kahalagahan ng tirahan para sa aming mga andito sa ibang bansa, mga OFW? Saan ba kami nakatira? Ano ba ang uri ng paninirahan ng mga nagtatrabaho dito sa abroad? Alam kasi ninyo guys, tulad ng sa akin, nandito ako sa Spain way back 2007. Nauna ako na pumunta rito kesa sa pamilya ko. Kaya noong una, nakikitira lang ako sa aking mga pinsan na sila ang dinatnan ko dito. Sila ang may isa akong pinsan na kumuha sa akin. Mega love shout out sa iyo, pinsan Rosamia and family, yung mga Centeno clan na andito sa Spain. Shout out sa inyong lahat. Meron din mga andito na nakatira sila sa kanilang amo, stay in. So hindi na sila kailangang mangupahan ng apartment kung wala pa silang pamilya na kasama dito. Maswerte ka na kung merong mga amo na magbibigay sa iyo ng libreng tirahan. Ano ba ang purpose na natin? Nandito ba tayo para magtrabaho lang na walang comfort ng isang tahanan? Kaya ang video natin ngayon ay ito, ipapakita ko sa inyo kung paano kami nagsasacrifice para lamang magkaroon din kami ng magandang tirahan na hindi lang yung naghahanap buhay ka and then wala ka man lang matulugan na maayos, wala ka man lang matirahan na maganda. To the comfort of your home, ika nga nila, di ba? Kaya ka nga nagtatrabaho para maging komportable ka naman sa buhay. Karamihan sa mga kababayan natin na nandito ay talagang minsan nahihirapan din dahil sa dito na lang napupunta yung kinikita, yung pang-upa ng tirahan, ng pang-upa ng apartment. So, ang vlog natin na ito ay this is only for our situation, our family situation. Hindi ibig sabihin na ganito rin yung kwento ng buhay ninyo kung nandito man kayo sa abroad. Ipapakita ko lamang ito para makita ninyo yung klase ng buhay meron kami bilang naninirahan sa ibang bansa. Ito pala yung ano namin, entrada ng building namin. So, ayan. Ito may mailbox. Ayan, kanya-kanyang bahay. Dito, kung gusto mong mag-eskalera, umakyat sa hagdan, pwede. And then, may elevator doon. Ayan. First floor tayo. Meron tayong talking elevator. Ayan, may music pa. Okay. Puerta abierta, sabi doon. The door is open. Okay, tignan natin kung anong sasabihin. Mamaya. Piso 1. Ibig sabihin. Abierto puertas. Piso 1. Ibig sabihin, first floor. Ayan.
ilaw dyan, dapat may susi ka. May kanya-kanya kaming susi. Kasi maaaring walang tao, so pagpasok mo is kusina na agad. So, ito yun guys, yung inuupahan naming apartment na 750 euros a month. Aparte pa dun, wala pa dun ang kuryente at tubig. Yung kuryente, nagbabayad kami every 2 months, mga 150 euros. Tapos yung tubig, 120 euros. So, mantakin ninyo guys, kung nirerentahan mo and then sa'yo na pagdating ng araw, pero hindi, ay compute natin yung 750 euros. Halimbawa, ang palit is 56 pesos for every euro, o magkano yon, di ba? Doon napupunta talaga ang sahod namin na yung 700 euros ay sweldo ko yun sa isa kong trabaho. So napupunta lang talaga sa upa ng bahay. So ganyan, pagpasok mo dito sa entrance door ay ito na, kusina na. Ito na yung may alley dito. And then, pagpasok kusina, tingnan nyo, oh, lumang-luma talaga ang kusina nila. Pero yung mga muebles, itong ref, lumang-luma na yung ref na yan. Naku, Diyos ko. Kasama doon sa binabayaran mo, oh, lumang cabinet. Ayan, naalis na nga yung mga takip ng cabinet namin. Ayan, ganyan lang siya, oh. Tingnan nyo yung mga abubot namin nandyan. Yung lamesa is hindi pare-pareho yung upuan kasi binigay lang dyan sa nagpalit ng mga magamit. So, ito na. Ganyan na talaga yung kusina namin. Ang ganyan, no? Roof niya is transparent. Kami lang dito sa first floor ang meron nito. Sa second floor, wala na, hanggang dito na lang, hanggang dyan na lang yung sa kanila. So, mas maganda sa amin, first floor kami. Meron pa kaming dining area dyan. Pero puno naman ng abubot. And then, pasok mo dyan. Pagpasok mo dyan, ay yung kwarto nga ng kasama namin, kasi kuha kami ng kasama sa bahay kasi nga nagbabayad siya ng 180 euros at sarili niya yung kwarto, meron siyang banyo dyan, and then andun na lahat, tubig, kuryente, internet, yung food niya is sarili niya, 180 euros ang share niya sa 750. Ayun guys, ang buhay namin dito. Bale, nagtatrabaho ka lang para sa pambayad mo ng upa, pagkain. Ganyan ang buhay dito sa abroad namin. Ito yung tinitirhan naming mag-anak. Ang asawa ko, dalawa kong anak, and then meron kaming kasama sa bahay. Dito napupunta ang balisahod namin, di ba? Para sa apartment, and then para sa pagkain. Kaya, ganyan ang buhay. Guys, wala naman dito kasi yung rent to own yung uupahan mo sa'yo na, wala naman. Eh yung mga iba namang maluwag-luwag, mayroon din mga Pilipino na nakakabili ng bahay nila dito, pero ilang taon din nila huhulugan yon. Kaya kung yung 750 convert mo sa peso, ipang-upa mo or panghulog mo ng mansion doon sa Pilipinas, ayun, may matitirhan ka na pag-uwi. Pero dito talaga mahirap. Nung una ay nung ako pa lang, nakikishare din ako sa mga pinsan ko. And then nung dumating ng asawa ko, ganun pa din. Natira din kami sa mga kapwa naming Pilipino, nakipag-share kami. Uy, nakatira din kaya kami sa sala, salon, mga ganun. And then nung dumating yung anak ko, dalawang anak ko, kailangan namin, nung pre-processes yung papers, kailangan kasi na meron ding inuupahan apartment, isang requirement
yun para makakuha ka or makapetition ka sa mga miyembro ng pamilya mo. And then yun, kinailangan namin. Kaya ito, kinuha ko itong bahay na ito para pang petition sa anak ko. And yun nga, tig-isa kami ng kwarto, tig-isa sila ng kwarto ng anak ko, babae at lalaki kasi di naman sila pwedeng matira sa isang room. Kaya itong isang kwarto, inuupahan ng isang kaibigan namin, so yun nga, nag-share siya. And then yung sala, bali doon yun, doon kami natutulog ng asawa ko. So kung may bisita kami, doon na rin may yung sofa, doon na rin at saka doon na rin kami nagja-jamming kung merong pumupunta na mga kaibigan ko, mga pinsan ko. Ganyan ang buhay dito sa abroad. Yan, dito na rin ako nag vlog, sit down vlog. Ayan, bodega na namin. Dito na rin kami nagsasampay at dyan sa baba ay ano na yan, kalye na yan, yan na main road na yan. At yan ang kabutihan dito kasi pagbaba mo andyan na ang grocery mall na dyan sa kabila. Dyan sa baba malapit na yung parada ng bus. Kaya mas gusto na namin dito. Diyan na rin nagpa-park ng motor niya yung anak ko. Yun guys. Pakita ko naman yung dalawa pang room. Wall nila oh. Cork. Ang ganda. Pwede ka na lang magdikit-dikit dyan. Ayan. So dito yung isang banyo. So ayan yung isang banyo. Ayan, banyo namin. Ayan, ganyan siya. Ganyan. And then ito yung isang kwarto. Kwarto ng anak ko na lalaki. Hindi natin mapasok kasi andyan siya nagpapahinga. O ano, o palabas. May sariling banyo na siya, sariling banyo. So ayan. Yun yung palabas. Okay, that ends our video for today. So kung bago ka sa aking channel at nagustuhan mo ang ating content, like, share, and subscribe. At yung palagi kong sinasabi, we can be somebody, not just nobody. Adios!